Hello mga kapatid! Isang magpagpalang hapon po sa ating lahat at naway nasa mabuti tayong kalagayan kahit naka day 48 na po tayo, I think, kung hindi po ako nagkakamali. At ako po'y nakakaramdam o ramdam ko po talaga yung pagkakabagot. No, imagine 48 days tayong naka-quarantine at hindi talaga pwedeng lumabas. But salamat sa Panginoon, bagamat nandito tayo sa kalagayan, yung kanyang banal na Espiritu Santo ay laging kasama natin, laging nagko-convict sa atin sa mga bagay na dapat po natin gawin. Amen. At marami po tayong natutunan sa ECQ na ito, sa quarantine na ito, na especially sa ating pong spiritual na kalagayan. Amen. Natuto tayong lumalim lalo sa ating pong Panginoon, lumalim sa ating pananampalataya, lumalim sa ating panalangin, no? At nagawa rin po natin na ang makipag-bonding sa ating pong pamilya. So marami pong naidudulot itong ECQ na ito. Kaya panatilihin po natin ang maging positibo, no, sa kabila ng pangyayaring ito. So ngayong hapong ito, mga kapatid, mayroon po tayong mahalagang bagay na dapat nating talakayin. Amen. Ito yung salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ito po yung pagkain ng ating pong kaluluwa. Dito po tayo lumalakas. Dito po tayo pinapalakas ng Diyos. No? Ang sabi sa John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ang salita ng Diyos, mga kapatid, Diyos mismo. Kaya, lagi po nating pakamahalin, lagi po nating bigyan ng importansya ang pakikinig ng salita ng Diyos. At ang sabi din po, mga kapatid, sa Matthew chapter 4, verse 4, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita ng Diyos natin pong mapakinggan. Kaya napakahalaga talaga, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Amen. This is kumbaga very essential, no, na bagay na dapat nating bigyan ng importansya sa buhay po natin. Amen. So ngayong hapong po ito, mga kapatid, mayroon po tayong importanteng bagay natin pong tatalakayin. Ito po yung dalawang daigdig na pakikipagbaka, no? So ito po yung daigdig ng natural, no, natural na daigdig at daigdig na spiritual. Alright, so okay, bago po yan, mga kapatid, no, manalangin muna tayo sa Panginoon. Ama naming banal, purihin ka, Panginoon. Ikaw o Diyos ang source ng lahat ng mga bagay na mayroon po kami, Panginoon. Wala po kaming maipagmamalaki, maipagmamayabang, Panginoon, sa iyong presensya. Kami o Diyos ay taong nagkakamali, nagkakasala. Hallelujah, but your grace, God, is sufficient for us. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming pong kasalanan, sa aming pong pagkukulang, Panginoon. Hallelujah. Linisin mo ito, Diyos. Gawin mo kaming kaaya-aya, Panginoon, sa iyong presensya. Maraming salamat, Panginoon, at samahan mo kami ngayong hapong ito. Pagpalain mo, Diyos, ang aming pong mga viewers, ang mga listeners ngayon. At we pray, God, that your Holy Spirit, Lord, ang siyang magbukas sa aming pong isipan, magbukas sa aming puso na mag-convict. Ayusin niyo po yung buhay namin ngayon, O God. In the name of Jesus Christ of Nazareth, amen and amen. So, praise the Lord! At sana nandyan kayo ngayon, nakikinig at nanonood po sa ating pong gawain sa ating pong midweek. Muli,
Ako po si Pastor Hope Miras Gazo. Amen, ang inyong pastor. Bumabati po sa inyo ng isang mapagpalang hapon po sa inyo. Praise the Lord. So, dalawang spiritual na kaharian, no? Sa loob ng natural at spiritual na larangan na pinag-uusapan natin, may dalawang magkahiwalay na kaharian na pinangungunahan ng natural at spiritual na mga leader. No? Ano itong natural na mga kaharian? So, lahat ng tao ay nakatira sa natural na kaharian ng mundo. Nakatira sila sa lungsod o nayon na bahagi ng bansa. Ang bansang yaon ay kaharian ng mundo. Ang natural na kaharian ay isang teritoryo o bayan na pinangungunahan ng isang hari o leader na politikal. Ang tawag ng Biblia rito ay mga kaharian ng mundo. Ang mga kaharian ng mundo ay napapailalim sa kapangyarihan at impluensya ni Satanas. Naniniwala po ba tayo, mga kapatid? No? At ang sabi, mga kapatid, sa Matthew chapter 4 verse 8 to 9, ito po yung senaryo na kung saan nung ang ating pong Panginoong Hesukristo ay nag-ayuno ng 40 days and 40 nights sa ilang, sa wilderness, no? At siya po ay binisita ni Satanas, no? Siya po ay tinukso ni Satanas. At ito po yung kanilang usapan, o ito yung kanilang kumbaga conversation sa Matthew chapter 4 verse 8 to 9, na muling dinala siya ng diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at kaluwalhatian nila. So, dinala ang ating pong Panginoon doon sa mataas na bundok para ipakita niya ang lahat ng mga bagay na meron po ang mundo po natin. No? At sinabi niya sa kanya, sinabi ni Satanas sa ating pong Panginoon, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. So, at ipinaalala din sa atin, mga kapatid, ng Juan 5:19, na ang mundo, ang buong mundo ay nasa ilalim ng kontrol ng masama. So, kita niyo, mga kapatid, na ang mundo natin ngayon, bakit sobrang masama na? Bakit ang mundo natin ay nababalot na ng kasamaan? Dahil ang mundo natin ay under influence by Satan. Amen? So ngayon, ano naman itong spiritual na mga kaharian? So dagdag sa mga natural na kaharian ng mundong ito, merong dalawang spiritual na kaharian. So ang kaharian ni Satanas at ang kaharian ng Diyos. Ang bawat taong nabubuhay ay nakatira sa isa sa mga ito. So ang kaharian ni Satanas ay binubuo ni Satanas, mga spiritual na nilalang na tinatawag na demonyo. So, yun po, mga kapatid. At lahat ng mga taong namumuhay sa kasalanan at paglaban sa salita ng Diyos, ang mga ito, pati ng mundo at laman, ang binubuo ng mga puwersa na kumikilos sa mundo ngayon. Maliwanag po ba, mga kapatid? No? So, ito po yung kaharian ni Satanas na kung saan mga spiritual na nilalang na tinatawag na demonyo, no, kasama ni Satanas dito. At yung mga lumalaban sa salita ng Diyos, pati na yung mga makamundong gawa o pati na yung mga gawa ng laman, kumbaga ito yung mga puwersa na kumikilos sa mundo ngayon. So ngayon, ano naman itong kaharian ng Diyos? No, ang kaharian ng Diyos ay binubuo ng Diyos Ama na walang iba. Ito yung Diyos Ama na lumalang ng langit at ng lupa. At siya rin po yung Diyos na nagkatawang tao. Amen.
at nakisama, nakasalimuha sa atin, no? Ito po yung ating pong Panginoong Hesukristo, no? At amen. At ang mga spiritual na nilalang na tinatawag na mga anghel. At lahat ng tao na namumuhay, na sumusunod sa salita ng Diyos, ang mga ito ang spiritual na puwersa ng kabutihan. Okay? No? Na okay na naintindihan po ba natin mga kapatid na mayroon pong puwersa ng kasamaan, puwersa ng kabutihan. Yung puwersang kasamaan, ito po yung pinamumunuan mismo ni Satanas at ang kanyang mga kampon na mga demonyo at yung mga patuloy na lumalabag sa salita ng Diyos, yung mga gumagawa ng makamundong bagay, yung mga gumagawa ng ayon pa sa laman, no? Ito yung mga puwersa ni Satanas. So samantala, ang puwersa naman ng Diyos, ito po yung kinabilangan mismo ng ating pong Panginoong Hesukristo, mga anghel at yung mga taong patuloy na sumusunod sa salita ng Diyos. Ito po yung mga puwersa ng kabutihan. So, ang kaharian ng Diyos ay hindi isang denomination. Ulitin ko po mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay hindi po ito ay isang denomination. Ang mga denomination ay mga likha ng tao na mga organisasyon na grupo ng mga iglesia. No, itinatag sila upang mag-organisa at mapangasiwaan ng maayos ang iglesia. So itinatag, okay? Ang mga denominasyon ay mga malalaking mga organisasyon tulad ng alam natin, kung sino yung malaking organisasyon. No need to mention na po mga kapatid. No? Hindi po ito kumbaga maituturing na kaharian ng Diyos. Ito po'y likha lamang ng tao. No? Ang tunay na iglesia na binabanggit sa Biblia ay hindi organization, no, ng relihiyon. Okay? Ang tunay na iglesia ay binubuo ng lahat ng naging kabahagi ng kaharian ng Diyos. Yaong mga taong may tatak ng pangalan ng ating pong Panginoong Hesukristo, yaong mga taong tinawag mula sa kadiliman, yaong mga taong nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pong Panginoong Hesukristo, yun po yung tunay na iglesia. Tayo ang tunay na iglesia. Ang Diyos ay hindi po tumatahan sa gawa ng tao. Hindi po tumatahan ang Diyos sa building na gawa ng tao. Tumatahan po ang Diyos mismo sa ating pong katawan. Kaya nga sabi ng Biblia, we are the temple of the living God. Okay? Naintindihan po ba natin mga kapatid? Alright. So, sa ngayon, sa mundong ito, ang kaharian ng Diyos ay nasa bawat isang lalaki, babae at sa mga bata na ginawa si Jesus na hari ng kanilang buhay. So ito ay buhay sa tunay na iglesia kung saan ang mga tao ay ginagawa ang mundo. Ito ayon sa nais ng Diyos na mangyayari. So yun po yung pala yung tunay na iglesia mga kapatid. Sa hinaharap, makikita dito sa lupa ang aktual na nakikitang kaharian ng Diyos. Purihin po natin ang Diyos mga kapatid. Ngayon, ang di nakikitang digmaan. So, ano itong di nakikitang digmaan? Alright, no? Ang hindi nakikitang digmaang spiritual ay isang labanan kung saan kasali ang lahat ng lalaki at babae dahil sa ang kaharian ni Satanas ay isang spiritual na kaharian. Ayon po sa Efeso 6:12,
Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. No? Ang espiritual na pakikipagbaka ay hindi natural na labanan ng laman at dugo. Ito ay hindi labanan ng tao laban sa tao. Hindi ito nakikitang digmaan. Ito ay isang di nakikitang pakikihamok sa larangan ng espiritu. Ito ay nagaganap sa kaluuban at sa palibot ng tao. Ito, hindi ito nakikitang digmaan sapagkat ang mga espiritu ang naglalabanan. Okay? At natutuhan natin sa Lucas 24:39 na ang espiritu ay walang laman at buto. Alam natin 'yan, mga kapatid, no? So ang spiritual na pakikipagbaka ay nagaganap sa iba't ibang larangan. Ito ay number one, nagaganap yung pakikipagbaka, no, sa iba't ibang larangan. Number one, isang digmaang sosyal sa pagitan ng mananampalataya at ng mundo. Mababasa po natin, mga kapatid, sa Juan 15:18-27. All right. Sa pangalawa, number two, isang personal na digmaan sa pagitan ng laman at espiritu. Mababasa din po natin to, mga kapatid, sa Galatians chapter 5 verse 16-26, no? Na may yung ating pong espiritu at laman, kumbaga naglalaban-laban. All right? Number three, isang hindi natural na digmaan sa pagitan ng mananampalataya at masasamang may kapangyarihan. Mababasa rin po natin sa Ephesians chapter 6 verse 10-27. Number four, isang physical na labanan kung saan si Satanas ay ginagamit ang sakit upang umaatake sa iyong katawan. No, tulad ni Job, no? Tulad sa panahon natin ngayon sa COVID-19. Ito po yung kumbaga labanan. Ang kaaway natin ay talagang hindi nakikita. Amen. So ito po yung ginagamit ni Satanas para ang lahat ng tao ay magkasakit. All right, no. Ang bawat taong buhay ay kasali sa digmaang ito. Sa alam niya o sa hindi, walang neutral na panig. Ang mga hindi mananampalataya na bihag ng masama ay nakuha na ng pwersa ng kalaban. Sila ay mga biktima ng digmaan. Ang mga mananampalataya ay pinalaya na ni Hesus Kristo at sila ay mananagumpay. Subalit sila ay nakikipagbaka pa rin bilang mga sundalo. Sinabi sa Ephesians chapter 6 verse 12 na tayo mga mananampalataya ay nakikipagbaka laban sa mga masamang puwersa. Ang nakikibaka ay nagkaroon ng malapit na personal na kontak. Walang hindi kasali sa labanang ito, no? Hindi pwedeng panuorin ito mula sa malayo, no? Ikaw ay nasa gitna ng labanan na sa kilalanin mo ito o hindi. Kung iniisip mong bubuti ang kalagayan, ikaw ay nagkakamali. Ang pakikipagbakang Kristiyano ay hindi nagtatapos. No? So ganun po, mga kapatid. Ayaw mo man sa hindi, wala pong neutral ground. Kailangan talaga natin mag-engage into warfare. Life is a warfare. Mula nung nakilala natin ang ating pong Panginoong Hesukristo, amen, kailangan nating makikipagbaka. Ang ating pong kaaway ay hindi po nakikita. Amen. We are not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against darkness, against rulers, no? So
It's time to fight a good fight of faith. Yan po yung sabi ng Bible, mga kapatid. Okay? Ang hindi nakikitang digmaan ay nagaganap dito sa lupa. Ang sabi po, mga kapatid, sa Juan Jess, hindi po marito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Si Satanas, hindi po pumarito, mga kapatid, para ikaw ay pagpalain, para ikaw ay i-comfort, para ikaw ay, kumbaga, bigyan ng kasaganahan. No? Si Satanas, pumarito sa buhay mo, sa buhay nating lahat, sa tatlong bagay. Pagnakawan, no? Pagpatay, pumatay, at pumuksa. Yun po yung layunin ni Satanas, mga kapatid. Pero ang Diyos, mga kapatid, pumarito, no? Hindi lang tayo binigyan ng buhay, kundi buhay na punong-puno ng kasaganahan. Wow! Praise God! Yan po yung Diyos nating pinaglilingkuran, mga kapatid. He is the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos nating pinaglilingkuran ay, kumbaga, hindi marunong tumalikod sa kanyang pangako. Amen. Praise the Lord. He is with us. Praise God. Okay, tuloy tayo, mga kapatid. Lumalaban si Satanas upang makontrol niya ang mga kaharian ng sanglibutan. Hindi niya nais na ang mga ito ay mapailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Yeah, kita niyo, mga kapatid, si Satanas talaga. Ayaw niyang ang mga tao ay mapailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Gusto ni Satanas na ang mga tao ay manatili sa kanyang kapangyarihan. Gusto ni Satanas na ang mga tao ay manatiling bulag sa katotohanan. Gusto ni Satanas na ang mga tao ay manatili sa kasamaan. Gusto ni Satanas na manatili ang mga taong alipin niya. Amen? Bandage sa kasalanan. So yun po yung gusto ni Satanas na mangyari sa lahat ng mga tao. Ngunit ang Diyos, mga kapatid, naparito. Pumunta siya para bigyan tayo lahat ng kalayaan. Bigyan tayo ng totoong kalayaan, totoong pag-asa. Praise God. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Alright, ang digmaan ay nagaganap din sa puso, isipan, at kaluluwa ng mga lalaki at mga babae. At ang ginagawa ni Satanas, mga kapatid, binubulag ni Satanas ang isipan ng mga hindi mananampalataya at inaatake ang mga mananampalataya sa larangan ng pagsamba ng salita, ang kanilang pang-araw-araw na paglakad at ang kanilang gawain para sa Diyos. Ang digmaan ay nangyayari rin sa iyong physical na katawan na inaatake ni Satanas sa pamamagitan ng sakit at karamdaman. So marami pong area sa ating pong buhay na pwede pong aatakihin ni Satanas. Amen? Isa sa mga open doors ng kaaway, isa sa mga tinatarget ng kaaway na aatakihin o inaatake niya yung kaisipan natin, yung puso natin, at yung pag-ahasik ng karamdaman sa ating pong katawan. Alright? Okay? Paano nagsimula ang pakikihamok? So, ang di nakikitang digmaan ay nagpasimula sa langit sa pamamagitan ng anghel na nagngangalang Lucifer, na noong una ay napakagandang anghel na nilalang ng Diyos, na dati ay bahagi ng kaharian ng Diyos. Nagdesisyon ni si Lucifer na siya na ang mag-ahari sa kaharian ng Diyos. Amen. Ang kwento na ito, mababasa natin, mga kapatid, sa Isaiah 14 verse 12 to 17 at Ezekiel chapter 28 verse 12 to 19, no? Ito po yung
kasaysayan ng pagre-rebuild ni Lucifer. No, isang grupo ng mga anghel ay sumama kay Lucifer. Ngayon tinawag na Satanas. Sa pag-aalsang ito, si Lucifer ay, at ang mga nagre-rebuilding mga anghel ay itinapo ng Diyos mula sa langit. Nagtatag sila ng kanilang kaharian dito sa lupa, na atin pong mababasa mga kapatid sa Apokalipsis chapter 12 verse 7, na ang sabi po dito, at nagkaroon ng pagbabaka sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakibaka sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. Itong dragon na sinasabi ng Biblia, ito po yung tumutukoy kay Satanas. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan, siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. So si Lucifer ay nakilala na Satanas at ang kanyang mga anghel ay mga demonyo. Ang mga espiritu na ng demonyo ay maaring pumasok, no? Pahirapan, kontrolin at gamitin ang mga taong kabilang sa kaharian ni Satanas. Sila ang nagbibigay ng pagnanasa sa mga tao na gumagawa ng masama. No, si Satanas ang naguutos sa kanyang mga demonyo na gumawa ng masama. Pinagsasama niya ang mga makapangyarihang kwersang ito ng sanglibutan at ng laman upang makidigma laban sa lahat ng nilalang. Okay? So, ano ba ang mga dahilan sa likod ng labanan? So, ang tao ay nilalang sa una pa lamang sa wangis ng Diyos at para sa kanyang kaluwalhatian. Mababasa natin ito mga kapatid sa Genesis chapter 2. Ang unang di nakikitang digman ay nagpasimula sa halamanan ng Eden. So, in Genesis chapter 3, si Satanas ang dahilan kung bakit nagkasala si Adan at si Eva. Ang bunga nito ay lahat ng tao ay nagmana ng makasalanang likas at nakagawa ng pagkakasala dahil sa kalikasang ito. No? Kaya ang sabi mga kapatid sa Romans chapter 5 verse 12, kaya kung paano na sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Dahil sa isang tao lamang mga kapatid, no? Pumasok ang kasalanan sa buong sanglibutan. Alright. Okay, so ito rin ay nagbunga ng di nakikitang digmaan sa pagitan ng tao at ng mga puwersa ng masama. Genesis chapter 3 verse 15, at papagalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi, mga puwersa ng masama. Ito po yung mga puwersa ng masama. So at ang kanyang binhi, ito po yung mga puwersa ng mabuti na kinatawa ni Kristo. Okay? Dahil sa kasalanan, ang tao ay nahiwalay sa Diyos at hinatulang mamatay. Ang kamatayang ito ay ang spiritual na kamatayan ng pagkakahiwalay sa Diyos. Physical din na kamatayang ito, sapagkat nang magkasala ang tao, pumasok si Satanas sa sistema ng katawan ng tao at nagdala ng sumpa ng mga sakit at karamdaman. Subalit mga kapatid, mahal po tayo ng Diyos nang gayon na lamang ang tao na gumawa siya ng plano upang iligtas ang tao mula sa kasalanan. Kaya ang sabi mga kapatid sa 1:3-17, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang sariling bugtong na anak ng sinumang sumampalataya ay huwag mapahamak
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, pag-amin at pagsisisi sa kasalanan at pagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, amen, ay makakalaya mula sa kapangyarihan ng kaaway. Ang kamatayan at pagkabuhay ni Jesus ay hindi lamang nagbunga ng kaligtasan sa kasalanan, ito rin ay tumalo sa kaaway na si Satanas. Alright? No? Ang sabi sa Unang Juan 3:8, sa bagay na ito nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng Diablo. Ibig sabihin mga patid, the devil is powerless. Wala na pong kapangyarihan si Satanas dahil tinalo na siya ng ating pong Panginoong Hesukristo nung siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. That's why Jesus said, no, on his last statement on the cross, it is finished. All right? No? Finished na si Satanas. No? Hindi na talaga pwedeng lumaban pa. Satan is a powerless. Wala na siyang kapangyarihan. Matagal na siyang talunan. Tinalo na siya ng ating pong Panginoong Hesukristo. All right, no? Subalit, kung natalo na si Satanas, bakit tuloy pa rin ang labanan? Bakit pa tayo nakakakita ng kasamaan sa palibot natin? Bakit pa tayo tinutukso ng kasalanan at inaatake ng mga sakit? Ito po yung mga katanungan. Kung natalo na si Satanas, bakit pa natin nakikita ang kasalanan sa palibot po natin? Bakit pa tayo tinutukso ng kasalanan at inaatake tayo ng sakit at karamdaman? Sa natural na mundo, kahit tapos na ang digmaan, mayroon pa rin mga maliliit na grupo na lumalaban. Ito ang mga maliliit na grupo na hindi susuko hanggang hindi mapilitang sumuko. So bagamat tinalo na ni Jesus ng ating pong Panginoong Hesukristo si Satanas, tayo ay namumuhay pa rin sa teritoryo na tinitirhan ng mga puwersang ng kalaban. No? Ang pagkaunawa ng espiritual na pakikipagbaka ang magtuturo sa atin kung paano lalabanan ang masasamang puwersang ito. So pinipilit ni Satanas na mapanatiling bihag ang mga tao sa kasalanan sa pamamagitan ng mga pandarayang hinihimok niya ang mga tao na magpatuloy sa makasalanang pamumuhay. Pinupuntirya niya ang pagmamahal ng kaluluwa at espiritu na dapat ay para sa Diyos. Inaatake rin niya ang katawan upang sirain ito ng mga sakit at karamdaman. No? Sabi nga sa Juan, Jess, hindi pumarito ang magnanakaw kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganahan nito. Praise the Lord. Nais pa rin ni Satanas na maging pinakamataas na hari. Nakikipagbaka siya upang makuha ang katawan, kaluluwa at espiritu ng tao. Ang kanyang mga estratehiya ay nakatuon sa Diyos, sa kanyang plano at sa kanyang bayan. No? Yan po yung plano ni Satanas. Yung kanyang estratehiya nakatuon lagi sa plano ng Diyos, nakatuon lagi sa kanyang bayan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Sino po ba yung mga bayan ng ating Panginoong Hesukristo? Ang bayan po ng ating pong Panginoong Hesukristo yung kanyang mga pinili. All right? Okay. So ang kahulugan ng spiritual na pakikipagbaka
Ang spiritual na pakikipagbaka ay ang pagsusuri ng aktibong pakikipaghamok sa di nakikitang spiritual na digmaan. Dito ay pinag-aaralan ang mga magkakalabang pwersa ng mabuti at masama, ang mga estratehiya ni Satanas at mga espiritual na estratehiya sa pagwawagi laban sa kaaway. Ang espiritual na pakikipagbaka ay higit pa sa pagsusuri ng mga prinsipyong espiritual. Kasali rito ang aktibong pakikisama sa pakikipagbaka sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga estratehiya sa buhay at ministeryo. Isa sa mga pinakamabisang estratehiya ni Satanas ay ang panatilihing ignorante ang mga mananampalataya sa kanyang mga taktika. No, sinabi ni Pablo, no, na mahalagang malaman natin ang mga estratehiya ni Satanas. Dito tayo nahuhulog madalas, no? Dahil kumbaga mahirap talaga, mga kapatid, kung hindi tayo palagi nagbabasa ng Word of God. Amen. So kaya ang sabi sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11, upang huwag kaming malamangan ni Satanas sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalam. So dapat nating matutuhan ang lahat ng maaring matutuhan tungkol sa mga paraan ni Satanas ng pag-atake. Dapat din nating maunawaan ang basihan sa kasulatan ng tagumpay laban kay Satanas at ang mga pwersa ng masama. Tinatawag tayo sa isang matalinong pakikipagbaka. So mahalagang malaman ang susing prinsipyo ng espiritual na pakikipagbaka upang maunawaan ito. No, dapat mong kilalanin. No, sabi nga ni isa sa mga pinaka-legend o legendary Bruce Lee, no, kung gusto mong matalo ang iyong kaaway, know your enemies. Dapat kilalanin mo, no, kilalanin, no, dapat mong kilalanin na lahat ng pakikipagbaka ng buhay, ito man ay physical, spiritual, emotional, sa pag-iisip, financial, o may mga taong kasali, ay panlabas lamang na mga tanda ng isang spiritual na layunin. Okay? So, bagamat sa natural na mundo maraming mga problema ang dumating sa mga pangyayari sa buhay, ang batayan ng mga natural na digmaang ito ay nasa larangan ng espiritu. No, mababasa natin 'to, mga kapatid, sa kwento ni Job. No, sa Job chapter 1 and Job chapter 2. No? Ang batayan ng mga natural digmaan ito ay nasa larangan ng espiritu. So pinilit nating iwasto ang mga kasamaan dito sa mundo sa pamamagitan ng mga gamot, edukasyon, mga baga, mga batas at pinabuting kapaligiran. Hindi nakalutas ito ng problema sapagkat ang mga nakikitang kasamaan ng mundo ang tunay na bunga ng espiritual na dahilan. Hindi sila maaring lutasin sa pamamagitan ng mga natural na paraan. No, hindi kayang lutasan ng edukasyon ng mundong ito, hindi kayang lutasan ng batas ng mundong ito o pinabuting kapaligiran, amen, o gamot ng mundong ito. Hallelujah, yung mga bagay na nangyayari po dito sa ating pong mundo, mga kapatid. Tanging ang Lord lang. Praise the Lord. All right? So, saan ang tanong dito, mga kapatid? Saan kaharian ka kabilang? Ha? Saan kaharian ka kabilang? So, sa natural na mundo, ang hari ang pinakamakapangyarihang tagapanguna ng kaharian. Lahat ng teritoryo at mga tao ay pag-aari niya. Mayroon siyang kapangyarihan ng buhay at kamatayan ng mga nasa ilalim niya. Ganun din sa espiritual na mundo. Ikaw ay alin sa dalawa, kabilang sa kaharian ng Diyos o kaharian ni Satanas? Ang Diyos o si Satanas ang may kapangyarihan sa iyong buhay? Saan ka, mga kapatid? No? Isa sa mga talinghaga
na isinalaysay ni Jesus ay nagpakita na lahat ng tao ay maaring bahagi ng kaharian ni Satanas o kaharian ng Diyos. Itinulad ni Jesus ang mundo sa isang bukirin. Ang mabuting binhi sa bukid ay ang mga anak ng kaharian ng Diyos. Ang masamang binhi na namumunga ng mga damo ay mga anak ng masama. No, mababasa po natin ito, mga kapatid, sa Matthew chapter 13 verse 38. At ang bukid ay ang sanglibutan, at ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian, at ang mga pagsirang damo ay ang mga anak ng masama. Alright. Ang mga tao ay pumapasok sa kaharian ni Satanas sa pamamagitan ng natural na kapanganakan. Itinuturo ng Biblia na ang lahat ng tao ay ipinanganak sa kasalanan. Ang ibig sabihin nito ay mayroon silang likas na kasalanan o ang binhi ng kasalanan sa loob niya. Ang natural na nais nilang gawin ay gumawa ng masama. Kaya tama talaga si Haring David na buhat pa doon sa sinapupunan ng ating pong nanay, tayo ay makasalanan na po. No, ang sabi sa awit 51 versikulo 5, narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Iyan ang sabi ng Romans chapter 5 verse 12. Ano pang sabi mapatid sa Romans chapter 3 verse 23? Sapagkat ang lahat ay nangagkasala at hindi nangagkaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. No, dahil sa kasalanan, dahil sa isang tao, pumasok ang kasalanan sa buong daigdig. Amen. Kaya anong gagawin ng tao, kahit anumang effort ang gagawin ng tao, magpakabait man siya, gumawa man siya ng mabuti sa kanyang kapwa, though it is good, amen, sa harapan ng Diyos, hanggat ang kasalanan ay namumuhay pa rin sa buhay natin, hindi pa rin natanggal yan, amen, sa mata ng Diyos, hindi yan basihan para siya ay mabigyan mo ng kaluguran. Alright? Alright, no? So, dahil sa tayo ay pinanganak na may likas na kasalanan, minsan tayong lahat ay naging bahagi ng kaharian ni Satanas. Lahat ng mga nanatiling makasalanan ay bahagi pa rin sa kaharian ni Satanas. Ang buong mensahe ng nakasulat ng salita ng Diyos, ang banal na Biblia, ay isang pakiusap sa tao na umalis mula sa masamang kaharian ni Satanas patungo sa kaharian ng Diyos. Ang mga anak ay ipinanganak sa kaharian ni Satanas sa pamamagitan ng natural na kapanganakan. Dapat silang maipanganak na muli sa pamamagitan ng espiritual na kapanganakan. Ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay sa pamamagitan ng bagong kapanganakan na ipinaliwanag sa Juan 3, no? 3:1 hanggang 7. So may dalawa lamang division sa di nakikitang digmaan. Ang sinabi ni Jesus ay siya na hindi para sa akin ay laban sa akin. Mababasa po natin to sa Lucas 11:23. Hindi ka maaring tumayo sa gitna sa digmaang ito. Ikaw ay nasa isang bahagi o sa kabilang bahagi sa labanang ito. Ang ibang mananampalataya, dahil sa takot silang makaengkwentro ang kaaway, ay hindi pinapansin ang labanang ito at nakikipagkasundo sa kaaway. Iniisip nila na pag hindi nila pinansin si Satanas, hindi sila guguluhin ito. Ito ang isa sa mga estratehiya ni Satanas.
Sinusubukan niyang matakot ang mga kawal ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga taktika upang huwag silang kumilos. No? Ibig sabihin pala, mga kapatid, kapag hindi tayo kumilos, hindi tayo nakikipagbaka, part pala ito ng mga estratehiya o taktika ng kaaway. Subalit, walang neutral sa digmaang ito. Ikaw ay alin sa dalawa, biktima o mananagumpay. Ikaw ay maaring maging matagumpay sa iyong kaluluwa at espiritu o ikaw ay magiging talunan. Sira ang loob at walang pakialam. Ikaw ay maaring maging matagumpay sa iyong physical na katawan o ikaw ay mahina at masasakitin. Alin ang nais mo? Alin bang nais mo, kapatid? So, ang spiritual na panawagan sa pakikipagbaka ay inihayag na. Ikaw ba ay nasa kampo ng mabuti o masama? Ikaw ba ay kabahagi o ikaw ba ay bahagi ng kaharian ni Satanas o ng kaharian ng Diyos? Saan kaharian ka kabilang? Ikaw ba ay biktima o mananagumpay sa hindi nakikitang digmaang ito? Alin, mga kapatid? Alin ba? Alin ka kabahagi? Saan ka kabilang sa dalawang kaharian? So ngayon, mga kapatid, sa oras na ito, praise the Lord, there is hope. Amen? There is a hope once na pakinggan mo ang salita ng Diyos na kailangan po natin si Kristo. Si Jesus na kung saan siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo para tayo ay makalaya sa ating pong kasalanan. Huwag po natin baliwalain, amen, ang kaligtasan na ginawa ng ating pong Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Huwag po natin baliwalain ang pangangaral na ito, ang salita ng Diyos na ating pong napapakinggan ngayon. Habang hindi pa huli ang lahat, mga kapatid, praise the Lord, accept the salvation. Amen? Basahin natin, mga kapatid, ang Biblia. At ang sabi ng Biblia, if ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Amen? At ulitin ko po, mga kapatid, wala pong reliyon ang makapagligtas sa atin. Amen? Ang mahalaga ang makikipagrelasyon sa ating pong Panginoong Hesukristo. Sa oras na ito, mga kapatid, praise the Lord, may dalawang daigdig na pakikipagbaka. Praise the Lord. At kailangan, whether you like it or not, amen, kailangan natin makipagbaka laban sa mga pwersa ng kadilimang ito. Laban kay Satanas, laban sa ating pong laman, amen, kailangan po nating makipagbaka. Kaya nga mga kapatid, amen, ang sabi ng Bible sa Ephesians chapter 6 verse 10, now be strong in the Lord. Kailangan natin magpalakas. Kasi kung hindi tayo magpalakas, hindi natin kaya lumaban. Magiging talunan lamang po tayo. Sa papaano po tayo lumakas, mga kapatid? Praise the Lord. Unang-una, amen, kailangan natin makipagrelasyon sa Diyos. Amen. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Amen. Kailangan natin ang panalangin. Kailangan natin ang banal na Espiritu Santo sa buhay po natin. Amen. Upang sa ganon, amen, doon tayo ay lumakas. So ngayong hapong ito, mga kapatid, naway marami po tayong natutunan ngayon sa ating pong pag-aaral. Naway marami po kayong napupulot na aral mula sa salita ng Diyos at ito'y magiging daan para lubusan nating makilala ang ating pong Panginoong Hesukristo sa buhay po natin. Ngayong hapong ito, praise the Lord, let us bow our heads and let us pray. Amen. Father God, thank you Lord sa iyong mga salita na ibahagi ngayon. Dalangin ko Diyos na ito'y tumimo ng maayos at
magkaroon kami, O Diyos, ng kaalaman paano makipagbaka, Panginoon, laban po sa pwersa ng kadiliman. Lord, help us, Lord. Guide us, O God. Ingatan mo, Panginoon, ang aming pong ang lahat ng mga kapatiran. Panginoon, ng First Apostolic Revival Ministry, pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng viewers ngayon. Pagpalain mo ang aming pong bansa. Heal our nations, Lord. Hallelujah. This is our prayer in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you for everything, O God. Purihin ka in Jesus' name. Amen. Hanggang sa muli, mga kapatid, at pagpalain po kayo ng ating pong Panginoong Hesukristo. Praise the Lord.